Okay, so dito tayo sa Introduction to Industrial Security Concepts, Leia 103. So in those, dati, sa old curriculum, yung industrial security management. No? So punta muna tayo sa brief history. So reviewer type ulit tayo ha, reviewer type. No? So brief history ng private security. So, 1850, si Alan Pinkerton, from Scotland and Chicago Police Department. First detective established one of the oldest and still the largest private security operations in the United States, the Pinkerton Protective Patrol, na nabuo noong 1857 to offer watchman service for railroad yards and industrial concern. So makita natin sa mga movie noon, no? So nakikita niyo sa movie yung mga paggawa ng release ng tren na doon yung mga labanan ng mga cowboy at saka yung mga Indians, no? So siya yung nag-introduce ng private security para bantayan mostly yung mga ganitong project sa Amerika noong unang panahon. So ito na yung mga later part ng ano later part ng history ng security sa buong mundo, no? Bago pa nung ay pero yung mas pinakauna yung mga merchants natin. So pag-usapan pa rin din man natin yun. So, doon dito natin makikita yung kahalagahan ng security sa isang negosyo. Pero ngayon, narinig natin, no? Papasok yung empleyado. Security ka lang! Guardya ka lang! No? Pero kasi hindi sila yung may-ari ng may-ari ng kumpanya. Mga nagsasabing may guardya ka lang, di ba? Sino ka ba dito? Guardya ka lang. Mga hindi nila alam na sa pagninegosyo hindi pwedeng walang gwardiya. Sa isang bansa hindi pwedeng walang pulis, walang sundalo. Kasi tayo ay marami na tayo, no? Iba't ibang idea, iba't ibang kagustuhan ang gusto nating mangyari sa ating buhay. Kaya tayo ay gumawa ng batas para magkaroon ng kaayusan, no? Uniformity. Meron tayong susundin. Ma? Ngayon, sino magpapatupad ng batas na ito kung wala tayong pulis at kasundaluhan? Ito ay particularly sa community as a whole. Ngayon naman sa kumpanya, para hindi bumagsak ang negosyo ng kumpanya, dapat may gwardiya ka. Sabihin siguro na, anong ginagawa ni gwardiya? Nakatayo lang doon. Pero kung titingnan natin, mas malaki ang ninanakaw ng mga empleyado kaysa mga ninanakaw ng mga external na magnanakaw sa labas sa isang kumpanya. Sa mga nananakaw ng mga empleyado ay umaabot yan na up to 80%. According to studies na pumupunta ng mga 80% na sa lahat ng nananakaw ay ninakaw ng empleyado. Yung mga ninakaw ng mga outsider ay labawa nagnakaw ng tanso, kumasok doon, ninakaw yung mga baterya ng sakyan sa compound, 20% lang yun. Mostly nananakaw sa kumpanya ay ninanakaw ng mga empleyado mismo. Kaya hindi, dito natin makikita, no, pag-aaralan natin ng history, makikita natin na noon pa lang, kailangan na natin ng tinatawag natin na law enforcer, tagapagpatupad ng mga batas na binuo natin para magtuloy-tuloy yung ating negosyo. Diba? Kung sa community o sa gobyerno, kailangan natin ng police, sundalo. Diba? Para tagabantay, no? Laban sa mga threat sa bansa. Pwedeng ikabagsak ng bansa. Sa kumpanya naman, kailangan mo ng security. Pag sinasabi nating security, hindi lang yung nakatayo dun sa gate na no ID, no entry. Diba? Ang akala kasi nung iba, yun yung security, no? Nila alam, maraming klaseng security operation na nangyayari sa kanilang kumpanya.
nagkakaroon ng biyayan. Lalo yung mga ano ngayon, medyo multinational companies ngayon, no, lalo kung nagtatag sila ng sarili nila lang agency, security agency department, no, security department, mabubuo yan. So, bawat empleyado may nagkakaroon ng background investigation, no. Halimbawa, isa kang bodigero, sumasahod ka ng 30,000, pero naka tatlo na bahay mo magmula nung na-employ ka. May mga kotse ka, may mga truck ka na wala ka naman ibang pinagkakakitaan kundi yung pagiging empleyado mo. Eh baka naman nilalabas mo na yung mga may-ari ng kumpanya. So ganun kahalaga ang security. So yun yung lang, intro lang natin yan. No? Kaya yun ang kahalaga na pag-aralan natin itong mga history. So for the purpose naman ng board exam natin, mga kasama, no? Ay na naka-bold naman, naka-bold naman yung mga pangalan. Tingnan niyo yung pinaka-main na contribution nila. No? So, isang main contribution ni Alan Pinkerton ay kanyang Pinkerton Protective Patrol, mga na binuo niya noong 1857. The Watchman Service for Railroad Yards and Industrial Concerns. Then, sumunod naman yung dalawa, si Henry Wells and William Fargo, sila ay partner sa American Express Company. Chartered to operate a freight truck, parang kung dito sa atin, no? Parang trucking service, no? Pero sa Mississippi River, no? Tagabiyahe ng mga cargo along the Mississippi River. And they had expanded their operating charter westward as Wells Fargo and Company had their own detective and security personnel as known as the Shotgun Riders. So, yung kanilang kumpanya, nag-employ na sila ng sarili nilang mga security personnel. At tinawag nila ito na Shotgun Riders. So, sana na, yan yung mahalaga sa contribution ng dalawa. Diba? Then William Burns, former Secret Service Investigator and Head of the Bureau of Investigation. Diba? The forerunner of the FBI. Ito yung dito nagmula ang FBI, no? The Secret Service Investigator Bureau, no, no, the tama, service former Secret Service. Siya isang investigator sa Secret Service. Diba? Sa Bureau of Investigation, particularly sa department niya ng Bureau of Investigation. So, ano bang inintroduce ni Burns, no? Established the William G. Burns Detective Agency in 1990. So, yung William G. Burns, ano ba yung kanilang trabaho? Investigating Agency for American Bankers Association. And grow to become the second largest contract guard and investigative service in the United States. So yan naman kay Burns. Then si Edwin Holmes, ano man naman ang in-offer ni Edwin Holmes, offer the first burglar alarm service in the country in 1815. First burglar alarm service. Ano ibig sabihin ng burglar alarm? Maalarma laban sa mga magnanakaw. Ba? Pumapasok sa mga bahay. Burglar, particularly, tinutukoy nito yung mga akyat bahay, no? Mga magnanakaw. Ha? So, alarm service. So, noon pa, meron na silang burglar alarm. Ha? So, that is since 1858. Then, Baker Industries later initiated the fire control and detection equipment. So, fire control and detection equipment naman. Yan ay 1909. So, 1900s, meron na about fire safety. Ba? So, makikita natin dito, no? Sa security industry, ang threat lang ay hindi, it's not just the human threat, no? It's not just the act of human stealing, ba? Hindi lang yung theft, oh, sabotage, espionage, hindi lang yun yung threat natin. Ba, meron tayong threat sa security ay sa ating negosyo na
It might not be caused by humans, but the nature, such as fires. Although, fire could be caused by human, no? Kung ito ay arson, no? Pwedeng maging gawa ng tao. Pwede naman spontaneous combustion. Lalo sa mga companies, halimbawa lang mga oil company, oil depots, possible dyan na kahit walang nagpapalyab, no? Pag magkaroon ng sparks yan, lalo kung mahina yung mga poor pa yung kanilang safety policies or requirements, diba? Pwede magkaroon ng aksidente, no? So noon pa lang, no, since 1900s, meron ng, as introduced by the bakery industry, meron ng fire control and detection equipment. Tapos sa 1954, si George Wackenhut formed the Wackenhut Corporation and Company with three former FBI agents to become the third largest U.S. security firm. Diba? So, tapos si Saul Astor, President of Management Safeguards Incorporated. And for more than 25 years, prominent spokesman for security and loss prevention. He wrote the Code of Ethics sa security profession. Tandaan nyo, no? Sa Code of Ethics. No? Mga alituntunin ng mga dapat natin gawin, no? Ano ba dapat meron sa atin, no? Sa ating pagganap, sa ating tungkulin sa security services. Hindi lang yung ethics, no? Pati yung education, training, experience and membership in a professional society. Tuloy natin, no? Tapos sa brief history naman ng security sa ating bansa, no? So the private security business began on March 1, 1933, when the first formally licensed private security agency, tinatawag na the Special Watchman Agency. Kailan yan? March 1, 1993. Started operation. Lumaon, tinawag ito na Jimenez Security Agency, founded by the brothers Juan and Pedro Jimenez. Yan ang pinaka first, formally lang ha, nakalagay formally licensed private security agency. Kasi yung iba, may mga security, halimbawa sa mga malawak na panahon ng mga Kastila, may mga goons noon, nagbabantay sa kanilang mga bilyas, no? Yung first na formal na license na private security agency na ay yung Special Watchman Agency. So makikita na natin dito as we go on, no? Makita natin na need na kaya tinatag yung batas ngayon para i-regulate yung private security agencies, no? Sa ating bansa para maiwasan na yung pagkakaroon ng mga kumpanya or ng mga ibang tao pagkakaroon ng mga private armed groups. Diba? Kaya nagkaroon ng regulasyon, nagkaroon ng batas para i-regulate yung mga private private security guards or private security agencies, no? So on May 30, 1958, Philippine Association of Detective and Protective, March, April, 1958. So ito ay nabuo yung asosasyon ng lahat ng asosasyon ng lahat ng protective agency. Yan yung PADPAW, ba? May 30, 1958, Philippine Association of Detective and Protective Agency Operation. And Republic Act 54, 5487 was passed on
June 13, 1969. Huh? So 1969, panahon ni Marcos, no? Through the continuous lobbying of the incorporators and officers of PADPAW, which hit the standard and minimum requirements for the operations of security agencies. So ano ba yung parang pinaka-highlight ng pagbuo ng 5487? No, na para ma-regulate din, kasi walang regulasyon sa pagkakaroon ng baril. Yung kung mayaman yung amo, may pwede kang magkaroon ng ano, matataas na kalibre ng baril. Ilang gwardiya dapat meron lang ang isang agency, eh, di ba? Eh kung malaking korporasyon, eh, pwede ka nang magtatag ng mas marami patuloy. Kung tutusin natin, kung tingnan natin bilang ng gwardiya, mas marami ang gwardiya kaysa sa number ng gwardiya kaysa sa pulis. Diba? So kailangan natin i-regulate yan, para hindi magamit laban sa ating bansa, o laban sa gobyerno. Diba? O kaya ay pwedeng pang-oppress nila ng ibang tao. Diba? So naitatag ngayon, naipasa ngayon yung Republic Act 5487. On June 21 naman, Republic Act 547, otherwise known as the Private Security Agency Law, was approved, making the Philippine Constabulary as the sole authority to provide administrative service. So ang unang naging supervisory ng private security agency ay yung PC. Diba? Yung PC, Philippine Constabulary of to provide administrative services and general supervision over the management and operations of all organized private security agencies, PSAs, private security agencies, company guard forces, yan yung direct na yung guardian nila sumasahod sa kumpanya, and government security service. Ito yung mga employed sa government offices na ang kanilang plantilla, yung kanilang title na kanilang sinasahuran ay security, yung classification niya. So security, government security forces, and their security guards, no? As such, the control of government security force was removed from the NICA. So dati NICA, no? NICA nung una, tapos ipinasa ngayon sa Philippine Constabulary. And yan pala yung umpisa na napunta yung supervision ng private security agency from NICA going to the PC hanggang maging PNP. Diba? So on August 4, 1969, staff memos was issued by headquarters PC, no? The Philippine Constabulary, organizing the Philippine Constabulary Security and Investigation Supervisory Security and Investigation Agency Supervisory Office of the PC SIASO. So under the PC kasi hindi na gumawa sila ng unit, no? Under the PC, para yun ang kanilang trabaho, mag-monitor sa private security agencies, which is the SIASO. Diba? Security and Investigation Agency Supervisory Office, na lumaon, tinawag ito na SOSIA, Supervisory Office for Security and Investigation Agencies. Bakit? Security and Investigation, ano yung investigation? Kasi meron pong mga private detective and investigation agencies. May nag-offer din ng, ano, ng private. But is they are regulated by the Philippine National Police, PNP SOSIA, no? And named to PC SOSIA, and pursuant to GO number 404 dated 29 of June 1970, the office was renamed to PC Supervisory Unit, SUSIA, from Supervisory Office to Supervisory Unit. So, andyan naman review, kaya nga andyan yung notes, dahan-dahan yung aking ano. Pero maganda na at least habang naka-flash yung notes, no, umangawa-ngawa ako dito, at least naka-Tagalog pa, nagkakaroon kayo ng parang idea on how to
Understand it. Ngayon, kung halimbawa na mali-mali ako, no? At least, alam nyo naman, nandyan naman, nakasulat naman talaga eh. Kaya hanggat, hindi ko naman, kahit hanggat maaari, hindi ko sinusunod actually kung ano yung nakasulat dyan, no? Ipaliwanag ko, ayon na ayon sa aking naiintindihan. Pero, andyan naman kayo para tingnan. Minsan naman, nabubulo tayo, namamali. Pero andyan naman yung notes natin. Kaya nga naka-flash yan para mabasahin natin. Then, pursuant to memorandum 07-S96, no? Dated 31st May 1966, the Security Agencies and Guard Supervision or the SAGSD was created on the division under the Civil Security Group. So from PC Susia, naging SAGSD naman siya. Security Agencies and Guards Division, SAGSD was created under one division under the Civil Security Group. So under ng CSG, PNP, CSG, particularly SAGSD, diba? Under SAGSD, no? So to exercise supervisory authority and implement rules and regulation embodied in Republic Act 5487 na 1996. PD 11, paso on October 3, 9. Bakit tumalon yung dated na yan? Dapat binaba ko yan. Sabagay, para nagkatuloy-tuloy yung susasyaso na to, dito, para hindi kayo malilito, no? So, PD 11 was passed on October 1972, widening the coverage of Republic Act 547. Dati kasi, hindi kasama yung mga laging concessions, yung mga gwardiya nila. Yung mga agricultural, yung mga mining and pasture lands. Kaya pinasa yung PD 11, no? I-amend niya yung 547. Sinama niya ngayon yung mga security guards employed by logging concessions, agricultural, mining, and the pasture lands. Pinalawak niya ngayon. And next, the passage of PD 100 was issued on September 17th of January 1970, broadening the coverage of the security industry to include employees of the national or local government. So, yung government security forces. Ito yung mga sinama niya na ngayon, yung mga kahit yung ang plantilya mo sa gobyerno, halimbawa, kung ay empleyado ka ng gobyerno, na ang classification mo ay security guard. Diba? So, next, August 1969. So, ano yung amendatory law ng Republic Act 5487? PD 11. Pinalawak niya. Sinaman niya ngayon itong mga gwardiya sa pasture land, na laging concessions, sa agricultural, mining. Ngayon, pinasa ulit yung PD 100 para isama yung mga local government, national local government agency who are employed to watch or secure government buildings and properties. Diba? On August 1969, the Philippine Constabulary activated the security investigation supervisory office or the SIASO to supervise and control the organization. Tapos, ginawang SOSIA, sinabanggit na natin kanina yun. Ito, in-arrange na lang niya ulit yung date, no? Ayan, naulit lang siya. With the passage of Republic Act 6975, nung pinasa na ngayon yung Republic Act 6975, DLG Act, di ba? Yung DLG Act nyo yan, alam nyo na yan, di ba? This unit was absorbed by the Philippine National Police. So, nung mabuo yung Philippine National Police, maipasa ngayon yung supervision ng PNP under DILG, no? Kasama na ngayon, kasama din yung supervision ng private security agencies. Diba? Later, it was named into the division of the PNP Civil Security Unit. Yun yung kanina. SUSIA, Civil Security Unit. Tapos naging SAGSD, Security and Agencies and Guard Supervision Division. Tapos ngayon ulit, bumalik siya sa SOSIA. Kaya, kung kayo kukuha ng lisensya sa Kamkrami, saan kayo pupunta? Papasok kayo sa Kamkrami, particularly sa CSG, no?
civil security group, pero doon kayo sa may social. Kasi sa ang CSG maraming branch, maraming trabaho din, issuance ng licensing ng mga security guards, pero sinusupervise din nila yung operation ng mga agency, yan, pagbigay ng mga lisensya din ng mga yung mga top rank na yung top position, halimbawa consultancy, mga training, mga accreditation ng mga training centers ng security agencies. The next, the social logo. Sabihin na natin ano yan. So, basahin nyo na lang yung iba na. Hindi naman gano'ng... Pero hindi ko nasasabing, sinasabing hindi lalabas ng board exam yan. Kaya nga nakaplas para at least. So, pag-usapan naman natin itong mga bagong filosofiya ng about security. No? Kaya Dr. Kenneth Fox, siya isang direktor ng security and loss prevention has evolved beyond the guard at the gate. No? Na ang security guard ay ang security sa pagninegosyo ay hindi lang yung nakikita natin na si mamang security guard na nakatayo na nagsasabi no idea, no entry. Aba, nangingilatis sa mga taong pumapasok, nagkakandak ng profiling, hindi lang yon. Nag-evolve beyond na ngayon siya. So, kasama na ngayon yung personal security, di ba? Kasama na ngayon yung document security, ha? Kasama na rin yun. Although yung mga maliliit na negosyo, hindi nila gano'ng, hindi na sila nag-employ ng mga taong aasikaso nun. Siyempre, kaya na nila yon. Pero kung tutukusin natin, yan ay part ng security. Kumbawa, ikaw ay isang bakery, di ba? O yung recipe mo ng paggawa ng tinapay, isa yun na sana pinoprotektahan mo bilang isang pagninegosyo. Di ba? Security functions focuses on less enforcement and more on anticipating loss in order to prevent it. So hindi na reactive ang security. Dapat proactive. Ano yung sabihin ng proactive? Wala pang nangyayari. So you conduct, kaya tayo nagkakandak ng security survey, titingnan natin ano ba yung threat sa ating kapaligiran. Kung alam mo na ngayon yung threat sa ating kapaligiran, itong kumpanya ko ay maraming squatters sa informant settlers sa likod at may mga cases ng stealing pag nanakaw sa iba. So bago ka magtayo ng company mo, no? So fortify mo na yung perimeter mo kasi alam mong pwedeng maging target ka. Di ba? So apply natin yung principle ni Sun Tzu. Know your enemy and know yourself, di ba? At alamin mo kung ano yung mga magiging hadlang sa negosyo mo. At alamin mo yung kakayanan mo bilang isang magninegosyo. Di ba? Ngayon, kung alam mo yung kakayanan mo, no, makita mo ay hindi kaya, no, huwag mo itutuloy yung negosyo mo. Kung kaya mong paghandaan, kaya mong labanan yung mga trials ng negosyo, din go. Ha? Kasi mahirap yung hindi mo alam yung kalaban mo, banat ka ng banat, di ba? So, sabi nga niya know yourself in your enemy. If you know yourself in the enemy, you need not fear the result of 1,000 battles. But if you know yourself and not the enemy, you're such a fool who will succumb defeat in every battle, sabi nung kay Sun Tzu. Diba? So, yan yung kay din Kenneth Fox, no? Then, Dr. Norman Button. Button pala. Diba? Dr. Norman Button. Sabi niya. And Professor Kenneth Kostanowski. Ano yung... in-introduce nila, they apply the system approach to the problem of assets protection. Assets protection, ano yung ibig sabihin ng asset? Asset and liability. Ibig sabihin ng asset, pagmamayari. Natin, no? Yung acronym na WAKE UP. The acronym WAKE UP. The waste, accident, error, crime, and unethical practices. Ano ba yung waste?
yung mga basura natin dito ni ibang company. Kayo yung mga security guard pag may magtatapon. Si Inday, anong saan ka punta? Tatapon ng basura, sir. O, silipin mo muna, baka hindi basura ang tinatapon ni Inday. Baka yung sapatos ni amo niya. Pakuha lang niya sa boyfriend niya. Ayan. Natin niya dun sa kakwentuhan niyang gwardiya. So, waste. Management of the waste. Bukod pa dun sa ganun, no? Dapat yung waste natin ay may proper management kasi pwedeng maisara yung ating kumpanya, no? Lalo kung meron tayong violation sa ating environment, no? Tapos sa waste accidents, kaya umuus na rin yung safety, diba? kaya lang marami nagsabi iba ang safety, iba ang security. No, it's a no, it's a no way na hindi magkaiba yan. No, magkaiba ang safety, magkaiba ang security. Parehas yan, isang aim yan para magkaroon tayo ng matatag na negosyo, maiwasan ang mga sakuna, yung mga hindi kanais-nais na mangyari na pwedeng magdulot ng kapahamakan. Diba? Ay lang yung iba kasi, sabi ni ibang ano eh, sa amin ano, tinitingnan namin yung quality ng building. Isa din yun, pero consider nyo din yung human threat. Diba? Human threat. Kung hindi talaga kakayanin, gusto mong maglagay ng apat na pinto para sa kasi sa'yo, o para pag mabilis, kung halimbawa magkaroon ng sunog, mabilis ang fire exit, yung apat na pinto din naman yan, ay pwede pasukan din ng masasamang tao. Ano ba yung odds na magkaroon ng sunog? Ano ba yung instances na magkaroon ng sunog? Gaano ba kataas ang porsyento na magkaroon ng sunog? Ano ba din yung kataas ng porsyento na yung apat na pinto ay na yan ay papasukan ng magnanakaw? So, dapat lagyan mo ng mga gwardiya. Lagyan mo ng tawag natin doon, system. Yung baka hindi mo kaya, o dapat nakalak yun, pero pag tulak galing sa loob ay nabubuksan para yung isang gwardiya mo doon, hindi yung gusto mo nakabukas na lang na gano'n. Minsan pinag-away-away na lang safety and security, but it's a no-no. No, hindi magkaiba yan. Although, doon minsan sa mga safety engineers, ang focus talaga nila ay the structural safety. Di ba? Kaya lang hindi, nagkikialam sila sa ibang pamamaraan eh. Diba? Madalas sisitahin yung trabaho ng gwardiya. Ay, structural safety kayo. Oo, nabago kayong mga engineers, no? Structural safety, safety ng operation, safety ng building, placement ng mga fire extinguisher, hindi yung papagawa nyo sa mga gwardiya. Asan ba talaga yung safe na paglalagyan ng mga fire extinguisher, di ba? Sino dapat ang mag-monitor nun? Dapat hindi mo ibibigay na trabaho ng gwardiya. Ikaw na ngayon nakakalam about those. Di ba? Hindi, ngayon nangyayari, binibigay sa trabaho ng mga gwardiya. Ngayon, pag-inspect ng mga fire extinguisher. Diba? Pag may nalaglag na, pag may tumagalit na truck na nalaglag, ang kasalanan si gwardiya kasi pinapasok yung truck. Baka naman may problema dun sa, ano, sa kalsada, sa engineering ng kalsada. Hindi yung sisikat-sikat kasi kalbo yung gulong pero pinapasok. My goodness. Diba? So ano pa, sa bukod sa accidents, error, maling gawa. Ha? Hindi din nakakabuti yung mga error kasi, halimbawa, ikaw gumagawa ng tinapay, laging mali, gastos ka ng gastos, walang balik, no? Yung crime, mga ginagawang krimen sa negosyo, pilferage, pag nanakaw. Ha? Mga maliliit na bagay sa kumpanya pero naghahalagang milyon. Ha? Tanso. Ha? Mga high grade na klase ng mga tanso. And unethical practice, mga hindi magandang gawain. Kumain ka ng saging, tinapon mo kung saan.
may duman, napakan niya, nabagok. Ha? So, next. The purpose of plants. Tuloy na natin. Marami na akong sinabi pa tungkol doon. Nag-share nun pa ako. The foundation of industrial security in the Philippines. So, ano ba yung pundasyon ng security sa Pilipinas? Meron tayong tinatawag na natural authority. Kahit wala yung 547 na yan, bilang isang tao, karapatan ko na protektahan ang sarili ko sa lamig. So, ako ay nakadamit. Gumawa ka ng bahay para pag matulog ka sa gabi, no? Ligtas yung mga ari-arian mo, kakandado mo, para yung mga asset mo hindi mawala. Diba? Natural authority. That every person has its natural right, natural instinct to protect himself from any danger and adheres to the law of self-preservation. Diba? Ako, madalas kukursong nadahin, halimbawa, ng away. So, huwag niyo na akong pagkialaman na nagka-practice ako ng karate, tapos sabihin niyo akong yung 10 taong ka nag-aaral ng karate, tapos mababaril ka lang. Eh, alam ko sa area ko kasi, need ko yun. Ma? I have to protect myself from threats, mga bully ng mga tao. Eh kung ikaw ayaw mo, huwag mo akong i-bully. Huwag mo pakialaman yung aking idea of learning martial arts to have my own protection. Kung ikaw gusto mo tulog-tulog ka dyan, pakialaman mo yung sarili mo. Hindi sasabihin mo yung 10 taong ka nag-aral ng karate tapos mababaril ka lang. Bakit? Pag hindi ka ba nag-aral ng karate, hindi ka mababaril? Ha? So, natural authority, natural instinct to protect oneself from any danger. Ha? Nanood ng disarming ng baril sa YouTube daw. Diyan nanon daw. Tapos, punta naman daw siya doon sa, hold up or ginanon din niya. Ano ka? Ha? Ano mangyayari talaga sa buhay mo? Nanonood ka lang sa YouTube, tapos i-apply mo. Diba? Parang yung gusto mo maging cook o gusto mo maging engineer tapos online class. Online class. O gusto mong pumutok tapos online class. Parang nangyayari sa atin yun, di ba? Punta sa revenge nyo, no? Pulis ka na ngayon. Alam pa yung actual na gagawin. Yun yung concept ng martial arts. Kaya hindi kayo nanonood ng YouTube ng ganun, yung mga disarming ng ganun. Tapos binubuli nyo na wala man kayong ka-idea. Maraming nagsasabi, okay, DJ, no. Subukan mo. Pag ako tututukan mo talaga, di ba? So, it depende yan. So, alis na tayo sa natural authority. Masyado nang lumalami, nagagalit na ako. Constitutional authority. Na, nakasaad sa saligang batas. This means that the concept of security is based on the provisions of 1987 Philippine Constitution, particularly Article 2, Section 4, which state that the prime duty of the government is to serve and protect the people. Article 3, the Bill of Rights, which contains the Bill of Rights of every Filipino citizen. Karapatan ko na protektahan ang aking sarili. Ha? Kukunin niyo yung pangmamayari ko, yung lupa ko. Protektahan ko sarili ko. Ngayon hindi ko kaya. Hindi naman pwedeng ilang ektarya yung lupa ko tapos ako na yung lilibot-libot doon sa gabi. Dami kong baka na nakawin. So I will employ my private security guards based on the constitutional authority. And next is the statutory. So natural authority, natural, innate sa atin, naprotektahan yung ating sarili. Pangalawa, constitutional authority. Diba? Based on the constitution. Article 2 and then Article 3. Sa ating mga individual, Article 3. Particularly, the Article 3, the Bill of Rights, mga karapatang pantao. Andun, basahin nyo yan. Alam nyo naman yan, mayroon kayong constitution subject. And then the statutory rights based on statutes, batas.
na pinasa patungkol sa security. Ano yun? Mapatikulari, Revised Penal Code, Revised Penal Code Act Number 3815 as amended, RPC. Yan yung mga nagpaparunag, nagbibigay ng ano, ng nagde-define ng mga gawa kung ano yung dapat at hindi, mga krimen, defining the crimes and providing punishment for each. Nandyan din sa Revised Penal Code yung ano, yung justifying circumstance. Diba? Ayun yung nakasaad yung ating self-defense. Yung ating self-defense. Tama ba? Justifying circumstance yung self-defense? Yes. Pumasok sa bahay mo, napatay mo. Diba? Bakit mo napatay? Kasi pumasok sa bahay, no? Nagbigay ng threat sa amin. Diba? Lulusobin kami. Daladalang baril, napatay namin. Paparusahan ka ba? Diba? So, andun yung provision. Depende yan kung makikita talaga na ito ay talaga ay self-defense. May mga element naman yan. Hindi naman baka naman pinatay mo sa loob tapos kinaladkad mo sa loob. Kung maraming technicality. 547, pinag-usapan natin kanina. Private Security Agency Law. Tapos yung mga mandatory law niya. Pwede 11, pwede 100, diba? And so yan yung basihan. Natural authority, constitutional authority, the statutory. Parang medyo masyadong ano yung pag-discuss ko, no? Mabagal. So sa 41 minutes na tayo, dun pa lang ako. Then basic definition of term security. Tandaan nyo, pag sinabi nating security, ito yung sitwasyon na kung saan tayo ay ligtas. No? Protection against any type of crime to safeguard life and assets by various method and device. Pag sinabing security, hindi natin tinutukoy ko yung tao. Ito yung sitwasyon kung saan tayo ay ligtas. Tayo ay napuprotektahan laban sa panganib. Yun yung security. It is the state. Hindi yung state na bansa, ay yung estado ng pagiging ligtas. Security yun. Security guard yun yung tao. Any natural person who offers or renders personal service. Bakit nakalagay na natural person? Ano ibig sabihin natural person? Ikaw, si Juan Pedro. Tama? Nirehistro ka ng magulang mo as Bon Pagaduan. Ayan, natural person. Tayo yun. Bakit nilagay po yung natural person? Automatic pag sinabi mong person. Sa legal kasi, mayroong dalawang klase ng tao. Sa legal definition. The natural person and the juridical person. Natural person tayo yung mga tao. Juridical person, tinatawag na tao, juridical person, ito yung mga korporasyon. Mga kumpanya na kung saan na define sila as isang tao base sa kanilang kumpanya o organisasyon na nakarehistro. Halimbawa, San Miguel Beer Corporation. Halimbawa, uminom ka ng beer. Nalason ka. Sumakit yan mo. Sino ididimanda mo? CEO? Particularly ano? Yung kumpanya. Diba? So natural person. May obligasyon sila magbayad ng tax. The natural person. Sino magbabayad ng tax sa kanila? Si CEO ba siya? So it is the business itself. So yun yung mga juridical person. Tayo, natural person tayo isa. Pero sinabi dito, renders personal services. Hindi natitigil sa personal service, ha? Bakay ba yung personal service ng naninindir yun, no? So, to guard, to watch. In exchange of compensation na may bayad. Ha? Pag walang bayad, ha, hindi na security, hindi na mapu-fall sa technical definition ng security guard natin. Ayun. Ha? Bakod ka ng, ibig sabihin nun, binabakudan mo na girlfriend mo. Diba? Next, security supervisor, SO. Diba?
Ito yung official ng security na merong siyang obligasyon na i-direct tingnan yung kanyang mga tauhan. Private detective, anumang ayan na naman, nabanggit na naman yung natural person, pero ano yung trabaho niya? Hindi nagbibigay ng security, ang trabaho niya ay detective work. Pero hindi siya regular member ng AFP or DPNP, ha? Kaya private detective siya. Kung halimbawa mayaman kayo, tapos sa tingin ninyo yung asawa nyo nagluloko, pwede kayong kumuha ng services ng private detective. Next, security guard force. Ibig sabihin ng security guard force, yan yung security services na nakukuha natin sa security services. Private security agencies or company security agencies or government security agencies. Diba? Ito yung mga grupo ng tao, no? Group of men selected, trained, or organized which possess processes from those disruptions which impede efficiency or halt operation to a particular na tatrain sila para pigilan kung anuman ang maging panganib sa ating negosyo. Security planning, pagpaplano. Ha? Sa nabalitaan natin na magkakaroon ng rally, kumbawa, no? Magkaroon tayo ng security planning. Dapat meron tayong plan about rally. Anong gagawin ng mga gwardiya para hindi lumalaki yung sitwasyon? In case man na magkaroon ng rally, anong gagawin natin? Yan yung mga security planning. Security survey. Ang gagawin natin sa security service, no, ay titingnan natin yung isang kumpanya. Titingnan natin ang ating negosyo. Ano ba yung mga dapat nating gawin patungkol sa kanyang security features para hindi tayo bumagsak o hindi maging dahilan yung lack ng security ng ikabagsak ng ating kumpanya. Security survey yun, titingnan nyo. Ba? Ito. Ba? Bakod, mababa yung bakod. Security inspection naman, ano yung medyo ng pagkaiba nila? Inspection is ito, tinitingnan mo yung physical examen, yung kung nagko-comply yung kumpanya sa resulta ng binigay mo na security survey. Nagkaroon ka ng security survey, sabi mo, mababa bakod nila. So, dapat maging 8 feet yung bakod. May at merong overhang. So, pagkatapos ng recommendation, so after months, years, babalikan mo, magkaroon ka ng security inspection. Titingnan mo kung na-implement. Security hazard, ano yung mga panganib? Tinatawag hazard, panganib. Ang panganib sa seguridad. Diba, hindi lang, huwag niyong isipin lang yung may magnanakaw, diba? Robbery, theft, hindi yun. Hindi lang doon. Kasama yung espionage, sabotage. Diba? Anong pagkakaiba ng espionage at sabotage? Spelling, di ba? Makasimple. Diba? So, espionage, spying. Sabotage, destruction of property. Security education program, ito yung binibigay natin sa kahit sa mga empleyado din para alam nila ang halaga din ng security. Diba? Sa mga may-ari ng kumpanya para alam nila ang halaga ng security sa kanilang negosyo. Asset protection program. Programa, paano natin pangalagaan yung ating pagmamayari. Security alarm systems, ito yung ini-install natin para in case man na meron tayong intrusion or merong mangyayari nag-uumpisang security threats ay nabibigyan pansin na nalalaman natin sa pagkakaroon ng kung sasunog fire alarm, smoke detector, 'di ba? Na ganoon, heat detector. Sa pagkaroon mga magnanakaw, halimbawa, meron tayong electric fence with a sound alarm in case na ito ay na-trigger security alarm system.
security cabinet. Pinaglalagyan natin ng ating mga mahalagang dokumento para hindi ito makuha ni naman. Yung mga taong hindi authorized para makita yung mga dokumento na ito. Security daylighting, ito yung paglalagay ng ilaw sa ating installation, lalo sa mga madidilim na part na pwedeng gawing pagkublihan ng mga intruder. Kasama po yan sa ating security. Physical barrier, ito yung mga istruktura na nakakatulong para proteksyonan tayo laban sa mga intruder. Halimbawa, backwood, padir ng bahay mismo. Ba? Master keying system. Ano ibig sabihin ng master keying system? Sistema ng management ng mga susi sa ating kumpanya. Kasi siyempre, hindi naman 24 hours na ano, yung ibang opisina. Sino ba dapat ang hawak ng susi? Sino yung dapat makalam ng mga nandun? Para kung wala na yung empleyado, hindi kung sino-sino yung pumapasok doon at pagbubutbutin yung mga dokumento doon. So sa Master Keying System, i-consider natin yung ano, the need to know. Nama? Mapupunta tayo. So, basahin nyo pa rin, no? Yung kanyang definition na at least makakatulong yung aking paliwanag, no? Then, use and big installation whereby keys can open groups. So, ano ba yung keys can open groups? Paano yun, sir? Sinabi na yung keys can open groups. Mayroon kasing master keying system tayo. Halimbawa, sa first floor ay merong apat na room. Ba? In case of emergency, may isang susi ka na kaya niyang buksan lahat. Ba? Halimbawa, ikaw yung may-ari. Ba? Nag-resign, biglang nag-resign. Nagkahuli yung empleyado mo, hindi mo mabuksan yung opisina. Nagkaroon ng sunog sa gabi, kailangan buksan yung opisina. Meron tayong master keying system. Remote station system. Where alarm signal is transmitted to a remote location. Manned and operated by independent. Remote station system. Ba? Meron tayong CCTV operator, mga ganun. Sama yan, di ba? Nagmamando ng ating mga CCTV cameras para hindi sabihin ng mga tao, may CCTV naman, wala naman tumitingin, tapos na yung krimen. Ba? So, sa mga companies naman, meron silang mga CCTV operators. Net control stations sa paggamit natin ng mga radio yan. Magamit ng mga radyo ng mga gwardiya para namomonitor natin yung ating mga tauhan. Lalo mga yung ibang mga gwardiya natin, mga confidential matters pinag-uusapan sa radyo, hindi man gumagamit ng mga call sign or mga call word. Call sign and call word. Anong pagkaiba ng call sign? Call signs are code words or numbers of a combination of both assigned to radio station or individual. Number o kaya word. Halimbawa, ikaw, ako, Bon Pagaduan, ang call sign ko, halimbawa, ay si 2000. Diba? 21 kung numero. Diba? Tapos, pwedeng Cobra. Mga ganon. Hinebra. Mga ganun, yung call sign. Yan ang call sign. Para hindi namumonitor nung nasa labas yung, halimbawa, mayroong nakakasagap ng ating usapan sa radyo, hindi nila malaman kung sino yung tinutukoy natin sa radyo. Ano naman yung call words? Ito yung, halimbawa, kumakain ka, sabihin mo, kasalukuyan ako na nagpa-priority. Ha? Kasalukuyan priority. Ha? So, ano ba yung sinasabi natin? No? Cool words? Kasi cool word, ano ba yung mga madalas na cool word ninyo? Sa mga magandang dalaga, 86! Mga ganun, di ba?
Then contingency plan, a well-prepared course of actions o plano para sa mga emergencies such as earthquake. Na madalas yan, ano na yan, nauna ng mga plano na ano yan, di ba? Para ano, maiwasan. Mayroong naka-layout na ilalatag na lang natin. Kasi na pagdating, halimbawa, nagkaroon ng sunog, nagkaroon ng threat sa ating VIP na may mangkikidnap, ano, tatakbo natin, lalabas natin si VIP, nagkaroon ng rally, tapos hinahanding nila yung VIP, gusto nilang kunin, saan tayo dadaan. So, dapat meron tayong naka-prepare na plano. Daan, kalsada, saan tayo, anong sakin gagamitin natin in case na masira yung sakin, meron ba tayong backup? Yan, lahat yan. Contingency planning, victimology, study of victims of crime. The victims of love, yung gano'n, no? Yan yung victimology. Madalas ito ay napapabayaan. Lagi natin iniisip, para patambang tao ng mga ano, kahit gumawa ng krimen yan, dapat bigyan natin ng pagkakataon. Paano naman yung biktima? Paano yung mga pangarap niya? Gusto niya maging engineer? Pangarap niya, nag-aral siya. Ma? Tapos, sinalubong mo, nagtinda siya ng ano? Nagtinda siya ng halimbawa, nagtinda-tinda siya para may pangsuporta siya sa tuition fee niya. Tapos sinalubong mo, hinold up mo. Ang dahilan mo, kasi mahirap po ako. Wala akong papakain sa pamilya ko. Ngayon, napatay mo. Sana po patawarin niyo ako para sa po pangarap ko sa ating mga anak. Kaya ko po nagawa yun. Paano naman yung pangarap ng biktima? Diba? Ha? Sabihin ko na ba? Sabihin ni paring gadun, di ba? Kawawa din yung biktima ng video. Public customer relation. Ito yung paano tayo makitungo sa security, paano tayo makitungo sa ating mga customer. Morning, sir. Welcome to Jollibee. Ganun, di ba? Hindi na ako ngayon dito. Bakit magtwalya yung chicken nyo? Ganun. Paano tayo makidil sa mga nagagalit ng mga customer? Diba? Then security inspection. Physical examination sa mga ayun yung napag-usapan na kanina to, no? Security inspection. Compliance. Compliance ng ating sa mga security services. Halimbawa, dapat yung mga ilaw, yung mga gano'n. Kung naipapatupad ba. Yung mga guardia man natin, ginagawa ba nila yung dapat nilang gawin. Then, protective security, industrial security. Industrial security, dito nga, protective, can be defined as those measures taken by installation or unit to protect safe against sabotage. Siyempre, protective security, ginagawa natin para bantayan yung ating kumpanya. Yan, protective security. Industrial security, concern ito sa preparation by utilizing methods and devices to curtail or minimize loss to a company due to security breach. Similar to protective security. Ba? Private detective is a person who is not na pag-usapan na rin natin yung private detective. Diba? So, dito sa part 1, tapusin na natin ito, tapos gagawa tayo ng part 2. No? So, anong pagkakaiba ng police sa gwardiya? Si police ay community-oriented. Pinapatupad niyang batas ay batas ng ating bansa, malawakan. Diba? Halimbawa, mga revised penal code, kung ano yung mga batas, special laws, kung ano yung batas natin sa bansa, para sa bansa, yun ang pinapatupad nila. They serve the community. Ang gwardiya, clientele oriented. Kung ano yung regulasyon sa kanyang kumpanya, dun lang siya sa kanyang, dun sa client. Kung ano yung ipapatupad niyang batas ng kanyang kumpanya. Diba? The police have greater power than security. Malakas, mas malawak ang power ng police kaysa sa gwardiya. Hindi yung gili-gili power, ha? Malakas in the sense, mas malawak in the sense na yung power, police power, binigay ng Estado, no?
Sana, ano, sabi niya dito, sa pag-exercise ng arrest, search, diba? Interrogation, investigation ng mga nahuli, ng kriminal, ginagawa ng pulis yun. Sa security, andun lang tayo sa arrest. Arrest lang, arrest, pero andun lang sa provision ng citizen's arrest. Pwedeng mag-arrest si Guardia doon lang sa provision ng citizen's arrest. Ano ba yung citizen's arrest? That the person to be arrested is actually committing an offense.